Yon, magandang araw po sa ating mga kasinat, sa ating mga 5-9. So, mag-upload lang po tayo ng video ngayon regarding po sa maraming tanong sa atin ng ating mga 5-9 kung ano po ang mga requirements, status ngayon ng renewal ng ating LESP or License to Exercise Security Provision dyan po sa SOSIA, no? So, marami pa rin nagtatanong kung pwede rin magpalakad, pwede nga paano mag-renew, paano ang training, ano ang requirements, magkaano. So, para pero kung makikita nyo po yung andito sa ating screen, ito po yung SOSIA or sa Philippine National Police Cyber Security Group Supervisory Office for Security and Investigation Agency, SOSIA. Okay, so ang napapansin na nababasa nyo po, nasa screen natin, ito po ang pag-uusapan natin ngayon kung ano po ang mga requirements ng ating mga 5-9, mga bagong security guard, bagong applicant na gusto pong pumasok sa security industry. So marami pong nagtatanong sa atin kung ano po ang requirements, no? Paano po sila makuha ng license. So nasasagot naman po natin yon, pero ito po gusto ko lang po maipakita sa inyo kung ano po ang nakalagay sa website ng SOSIA, no? So uli, isang magtatanong paano makakuha ng mga training certificate, meron po tayong mga training security, meron po tayong mga security training institute or security training center na nagkakandak ng training para po sa requirements natin sa SOSIA at para makapag-process po tayo ng license to exercise security provision or private security license. Okay, so ayan, no, ito lang po ang pag-usapan natin ngayon kung ano po mga requirements ni SOSIA sa mga new applicants na gustong mag-security guard. So ayan ulit, basahin po natin, security personnel documentary requirements, no? Ito yan, ganun din po yan, security personnel documentary requirements new, for new, so sa mga bago po, no? Dokumentong kinakailangan para sa bagong, ito ang mga sumusunod, no? Kung sino-sino po yung mga dapat mag-comply ng mga requirements to. Mga bago pong security guard, protection agent, government guard, aviation guard, security officer, bank and armor guard, private detective, mall and commercial guard. Please prepare the following in folder application. So, lagi naman po, pag tayo magpupunta ng SOSIA, magpa-process tayo ng ating mga license, bago or renewal, eh dapat po naka-folder yan. Kasi kung hindi, baka pagalitan tayo ng mga nagpa-process ng mga security personnel doon po sa SOSIA. Baka mapapost up pa po tayo. Okay? So, uli, sa folder na yan, nandiyan po yung mga table or per page na dapat sundin accordingly sa kanilang pagkaka-assign, no? So yung table A, yan po yung filled out SOSIA application form. So yung SOSIA application form yan na makukuha natin mismo sa SOSIA at nadadownload din po dito sa kanilang website. Table B, high school diploma or college diploma. Table C, transcript of record do sa mga college graduate, no? Table D, birth certificate. Table E, NBI clearance. Table F, DI clearance. So, sa nagtatanong, dahil mga bago po kung saan nakakuha ng DI clearance, doon din po makukuha to sa Krami, doon sa may gate 2, gate 1 ba yan? Basta yung sa main gate po, yung pinakamalaking gate ng Krami, katabi lang po nun, doon po tayo makukuha ng DI clearance. Para po sa mga hindi pa nakakalam, dahil para po sa mga bago ang video natin na ito, no, yan po yung requirements at doon makukuha sa gilid ng main gate ng Krami. Table F po yan, DI clearance. Sa table G, drug test result. Table H, neuropsychiatric test result. Yung neuropsycho test natin yan, no?
and Table I, Barangay Clearance. Okay. And Table J, City or Municipal Police Clearance. And lastly, sa Table K, Training Certificate. So, ayan po yung makukuha nyo yung Training Certificate doon sa mga Training Center or Security Training Institute. At kalaki po dyan sa Training Certificate na yan is yung Opening, Closing Report na sinasubmit po ng mga Training Center sa SOSIA para po valid yung ating mga requirements. So ngayon mga kasinag, mga 5-9, dako naman po tayo sa renewal po ng ating mga security license or LESP. So security personnel license renewal. Security personnel license renewal. So basahin lang po natin, no? Security personnel's documentary requirements for renewal. Dokumentong kinakailangan para sa muli. So ito po para po lahat sa mga private security personnel, no? Security personnel, hindi lang po to sa security guard. So ito po ang mga sakop dito sa mga dokumentong to na kailangan sa pagre-renew. Ito po is yung security guard, yung mga 5-9 natin, no? Protection agent, PA, no? Government guard, aviation guard, security officer, bank and armor guard, private detective, mall and commercial guard. So yun po yung mga sakop dito sa dokumentong kailangan sa pagre-renew. Ayan po yun. So nakalagay po, please prepare the following in folder application. Pero kung kayo po is nagti-training, minsan binibigay po sa atin ang dokumento natin, kung napaprocess na, na prepared na po yan. Sila na po ang nagpi-prepare kung saan banda nakalagay yung mga saktong dokumento dito sa mga table-table na to. So may per page po diyan. Ginagawa po natin sa ating folder per page, per table, no? So ang table A, nakalagay po dyan, no? Fill out SOSIA application renewal form. So yun yung A. Table B is yung photocopy of license to exercise security profession. So yung old license, photocopy po. C, table C, photocopy of latest DDO or special DDO para po ito sa mga protective protection agent. Table C. So table D, refresher training course certificate or yung in-service training enhancement. Okay? So ayan po ang table D, and sa table A, E is yung training certificate. So pag nagre-retraining po tayo, nagre-renew po tayo ng ating license, so dalawa po ang certificate ay binibigay sa atin, yung refresher or in-service training at saka yung training certificate. Okay? So sa table F, yung neuropsychiatric test result, neuro po natin yan. Then yung table G, drug test result. And yung table H is DI or yung NBI clearance natin. So yun po yung hinihingi sa atin kapag tayo mag-re-renew, either DI or NBI po, pwede po yan, no? And yung sa super, sa security officer, yung basic supervisory, basic security supervisory course para doon sa security officer. Okay? So ito naman po sunod natin is yung mga fees, yung bayad sa ating pagpaprocess ng private security license natin, no? Ang bayad po na ito, ang ating babayaran ay para sa bago at sa renewal po. So, ang nakalagay sa taas is yung mga babayaran po natin is yung license fee and ID card fee. So, dalawa po yan. Dito po ulit, no, na anuhin natin, balikan natin dito sa ating mga requirements. Yung training certificate po natin, yung enhancement training,
May bayad po yan ha, sa mga training, security training institute or sa mga security training center. No? So ito po, ito lang ang babayaran natin. Doon lang po ito sa SOSIA. Bukod po ito yung sa training center. Baka sabihin nyo po ito lang ang babayaran. Sabihin nyo okay pala, maliit lang. Pero iba po yung sa training center. Bukod po yun. So ito ay babayaran nyo lang uli doon sa loob ng SOSIA sa pagpaprocess natin ng ating mga private security license or yung license to exercise security profession. Okay, so uli, nabanggit kanina yung license fee and ID card fee. So sa security guard, 300 po yung license fee and 200 yung ID card fee. So total of 500. Security officer, 450 po yung license fee and 200 pa rin yung ID card fee. So total of 650 pesos. Sa security consultant, 450 rin po ang license fee and 200 yung ID card fee, total of 650. Government guard, 15 pesos yung license fee and 200 yung ID card fee. So 215 lang po ang babayaran ng mga government guard. Private detective, 450 yung license fee and 200 yung card, ID card fee, so 650 rin. Protection agent, 450 rin po and 200 yung ID card fee, so 650 rin po. Aviation guard is 300 din po yung license fee and 200 yung ID card fee, so 500 total. Bank and armor guard, yan po 300 yung license fee para security guard din and 200 yung ID card fee, total of 500. And mall and commercial guard is 300 yung license fee, 200 yung card or ID card fee, 500 din po. K9 handler, 450 yung license fee and ID card fee is 200, 650 rin po. K9 evaluator is 450 rin po yung license fee and 200 yung ID card fee, total of 650. Yung K9 administrator, 450 yung license fee, 200 ID card fee, total of 650. And lastly, yung K9 trainer, 450 po yung license fee and 200 yung ID card fee. So total of 650. So ayan po mga kasinag, no, mga 5-9, yung ating mga requirements and fees babayaran sa SOSIA kung tayo po is mag-re-renew ng ating mga license to exercise security profession or private security licenses. Okay? So may mga nagtatanong din po sa atin kung paano po ba kung mayroong SBR. Uli, ang SBR is mayroon niyang mga validity pag wala po, nagre-release lang po, inaallow lang po yung SBR as our license kapag wala pong available printing ng card yung SOSIA. And nagbibigay po sila ng memorandum dyan, nagre-release sila ng memorandum and nilalagyan po ng validity yung ating SBR kung ilang araw. Usually 30 to 60 days po yung validity ng ating SBR, good as our security license. And bago po mag-expire yan, kung wala pa rin pong printing doon sa SOSIA, pwede po nating pa-extend. Ngayon, kung may printing na po, available na ang printing ng ating mga security card, ID license card, kailangan po makapagpa-print na po tayo sa SOSIA. So, yun po sa mga nagtatanong, no, mga kasinag, mga 5-9. Sana po meron tayong naibigay na kunting kaalaman, information, update, galing po sa ating Philippine National Police Cyber Security Group and doon po sa SOSIA. Okay, so ayan, maraming salamat po ulit. Ito po ulit yung 5-9, si 5-9 Juicy Nag, nagsasabing stay safe, stay healthy, ingat-ingat po ang lahat kung nasang sulok mong tayo ng mundo.